farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi, ito para sa Thessalonica Game Farm. Tatlong pullets. Ito, ready to breed na ito. Buka na yung sipit-sipitan. Pwede nang isa lang ito at mangingitlog na. Basta magaganang kumain, sigurado mangingitlog na ito. So, good luck sa inyo at basta siguraduhin nyo lang malusog yung mga anak yan, lamang panalo itong mga puti. Ang dominante yung kulay, dominante yung galing. Minsan, 1/4 na lang ang white kelso na dugo, sinibalang lalabas. Yung galing, nandun pa rin. Talagang hulog ng langit ito sa Firebird Game Farm. Sana magpanalo rin sa inyo at thank you sa support ninyo at sa paniwala ninyo sa mga bloodlines ng Firebird. Napakaganda na napanood niyong intro dahil nakita naman ninyo na hawak-hawak na naman ni Sir B-Boy Enriquez ang bagong pullet or hen na bagong bili ko sa Firebird Game Farm. So dahil nag-additional ako ng 4 orders ng pullets or hens na mga purebred din, white kelso pullets, para mas dumami yung mga breeders natin at mas marami tayong mabreed ng mga purebred white kelso. So pinadala nila to via land travel from Manila hanggang Bohol at ngayon ay pipick upin ko na ito sa Ubay, Bohol. So nandito na at dumating na yung mga orders ko. Kaya sa video na to, samahan na ninyo akong kuhanin ang mga nagpuputian at mga naggagandahang mga manok ng mga bagong order ko kay Sir B-Boy Enriquez. So hali na kayo mga farmers, tingnan na natin at kuhanin na natin. So, kakatagpuin ko dito yung nag-handler sa manok. Yung nag-handler na naging contact ng Firebird para sambutin yung order ko ng mga manok kinuha dito sa port ng Ubay Port. So, ngayon, nandito ngayon ako sa CRU kasi mukhang ito yung yellow na tricycle. Kasi naka-yellow daw sa tricycle. So, nag-withdraw lang ako sa grid. Tapos, tingnan na natin kung ito na yung kakatagpuin natin dito para makita yung mga manok na white kelso. So, ito mga farmers, yung pablasan ba ng Ubay, Ubay Bohol. So, yan yung merkado nila or palengke. So, dito naman ako bumibili ng mga materials. Ayan, ng mga construction supply sa CRU. So, sikat to dito sa Ubay kasi mura yung ano nila, mga materials. So, wait lang. And then, puntahan ko na itong yellow tricycle. Mukhang ito na talaga yung katagpo ko. excited na akong makita yung mga yung mga manok natin na bagong order. Ito mga pharmacy, ito nga yung katagpo natin. At ito na yung manok. So, ito galing sa Firebird Game Farm. So, yan pangalan ko. Shinipto via land travel from Manila hanggang dito sa Bohol. So, mamaya mapapakita ko sa inyo ito at o-open natin sa farm pag ilalapag na natin doon sa aking mga kulungan. So, pinikap ko lang naman to dito sa Ubay at later ko na na-flex sa inyo yung mga manok pag na-open na natin. So, bago kami pumunta ng farm, so tingnan muna natin kung buhay kasi medyo mahaba yung binyayin ng mga manok para mas makita natin, i-proof.
po, Lord. Huwag ka tatalon. Ayan, buhay. Ay, puso. Okay, Nairos. So, ayan. Brown, Lord. Ano lang, oh. Nod, basta na po. So, tingnan natin yung kabila. So, later ko na-explain sa inyo yung ano nito, detalye. Basta chinek lang natin yung buhay. Hey, naboy lock. Naboy lock out. So, ito yung hawak ni Sir B-Boy nung nasa video na pinakita ko sa inyo sa intro. So, ito yung hawak ni Sir B-Boy Enriquez. So, ito mga farmers, punta na tayong farm para ma-explain ko na sa inyo itong mga bagong order natin. At may ibaba na natin sa farm. So, tara, sumahan niyo ko. So, ito mga farmers, dumating na kami dito sa farm at ibababa na natin itong binili kong tatlong pulet or trio pulet na mga hens natin na galing sa Firebird Game Farm ni Sir B-Boy Enriquez. So, ito, naghintay na yung tandang natin at sila munang tatlo yung isama natin dito. So, baba na natin. So, medyo mainit na ngayon. Ibababa ko muna sila. At mamaya ko na lang i-explain sa inyo yung mga detalye ng mga manok na nabili natin ngayon kay Sir B-Boy. Ayan. So, ito una. So, yun na. Maghay ka na sa tandang. Okay. Next. Yung dalawa, medyo bata pa itong order natin, dalawang piraso. So, iwalay natin ito ng kulungan. Ayan. So, mamaya na ako mag-vlog mga farmers kasi sobrang init na yun. Mamaya ko na i-explain na. At i-flex ko sa inyo isa-isa yung mga manok mamaya. Para hindi rin siya sobrang ma-stress kasi makababa lang nila tapos pagpahipahin muna natin. Ayan. So, bumili na rin ako ng mga ganitong klase. Pero pure breed yan lahat. Uy, ang ligsi ah. Ang ligsi. Maganda. Diyan mo na kayo pahinga. At mamaya, dito vlog na kayo lahat. So, yun. Patuloy ko mamaya. Naghapon na, hindi na sobrang init at ngayon i-flex ko na sa inyo itong mga bagong bili natin ng mga pulets dito sa farm na galing kay Sir B-Boy Enriquez sa Firebird Game Farm. So isa-isayin ko sa inyo itong tatlong pulet na or inahin na binili natin para mapakita ko sa inyo yung ganda ng mga manok. So tara. So ito, kunin natin itong puting pulet o inahin. Labas ako, labas. So, ito yung ating una na papakita. So, kita-kita nyo. Pure breed white Kelso from Sir B-Boy Enriquez. Ayan. So, makita ninyo, may wing band pa yan. Bakit ba ito wing band? Isa ka na ba sa naglalaro nitong sikat na game sa social media na kung tawagin ay Minds Game? So, nilalaro ko ito at may nabuo akong strategy na 10 piso ko ay pwedeng maging 1,000 pesos. So, ito, panoorin nyo ang aking laro. So, nabuo ko na yung pattern ko na box. So, yan. Nabuo ko na sa lahat.
Ayan, kitang-kita ninyo. At yung 10 pesos kong bet ay naging 953 pesos. Ayan, so pag cash out ko yan, yung balance ko na 1,600 to cash out. Ayan, so naging 2,500 na yung pera natin, 2,555 pesos. Ganun lang kadali guys, so yun, nabuo ko na yung aking pattern na box. At yung 10 pesos ko, naging times 95.37 sa 16 hits. So kung mapansin nyo, yung mga bumps, nasa loob lang siya ng box. Kung saan ang target ko is mabuo yung outer box. So ang 10 pesos ko, naging 1,000 pesos. So ganun lang kadali laruin ang Minds Game. So syempre, maliitan lang ang taya natin. At syempre, enjoy-enjoy lang kapag wala tayong ginagawa. Pwede natin pagpalipasan to ng oras. So kung gusto nyo maglaro nitong nilalaro ko na Minds Game, meron link sa video description. At pwede kayo mag-register para makapaglaro rin kayo nitong Minds Game. So ayan yung wingband niya, WPC. Ayan, galing ito kay Sir B-Boy Enrique. So ito mga farmers, itong kulit na ito, ang halaga nito ay 17,500 pesos. So pure breed to, white Kelso bloodline. So ibig sabihin ng kulay puti lahat yung manok. So ang iba lang dito, meron tayong yellow leg. So marami kasing klase ng mga pure breed white Kelso si Sir B-Boy Enriquez. So yun yung may kagaya nung isa kong nabili na all white leg. Tapos ito naman yellow leg pero all white yung body niya. So ang buwan nito, ang edad nito mga 6 to 7 months. So ito yung hawak ni Sir B-Boy Enriquez sa video na pinakita ko sa inyo kanina sa intro. So ito ulitin ko. Hi, ito para sa Thessalonica Game Farm. Tatlong pullets. Ito ready to breed na ito. Buka na yung sipit-sipitan. Pwede nang isa lang ito at mangingitlog na. Basta magaganang kumain, sigurado mangingitlog na ito. So yun mga farmers, so sabi ni Sir B-Boy, buka na yung sipit-sipitan ng manok dito at ready to itlog na ito. Ayan. Kaya ayan, pinasama na natin ito sa ating tandang na white Kelso din na pure breed. So yung mga ibang inahin ko, no, nandun naman sa bahay yung iba kong mga white Kelso na unang nabili. So ito yung mga bago na diniliver sa akin dito nila Sir B-Boy at ang ganda-ganda nila. So bumibili ako ng iba't ibang klaseng mga pure breed nila kasi meron na tayong all white leg. Meron na rin tayong nabili nung nakaraan na may halong choco. So ito bumili rin ako ng white body with yellow leg na white Kelso. So para marami tayong mabreed na magagandang mga klaseng manok na talagang malulupet ni Sir B-Boy Enriquez. So yun, ang halaga pala ulit nito, 17,500, isang manok. Ayan, kung makita na naman ninyo, gapakaayo, ang manok. Ayan, so ang ganda rin ng katawan. So, solid na solid yung katawan ng mga manok ni Sir B-Boy dito. Ayan, so ito ay isa na rin sa ating ibibreed at pararamihin para makapag-avail kayo ng mga manok galing sa akin from Firebird Game Farm kay Sir B-Boy. So, puntahan natin yung dalawang pulet din. So, hindi ko kasi sinama kasi baka mag-away kasi yung medyo bata pa. Medyo bata pa yung dalawa. So, ito, ready to breed na to. Pwede na tong kumitlog. So, yung dalawa, hindi pa. So, like kayo at puntahan natin. So, ayan yung tandang natin. Ang condition na condition. Oh, diba? Salita pa siya. So, dito naman ko nilagay yung dalawa pa na pulet. Ito naman yung dalawa. So, ito medyo maliksi kasi ito, malikot sa kuhanin. Kuha muna ako ng isa. So, although magkamukha naman sila parehas, pero kuha na lang ako ng isa para mapakita at ma-flex ko sa inyo yung bawat muna. Uy, ito talaga maliksi. Maliksi nito. Kaya ako bumibili ng mga iba't ibang klaseng pure breed kay Sir B-Boy para makita ko yung bawat katangian ng manok. So yung una kong nabili ng dalawang pulet so yung dati kong nabili na dalawang pulet dati noong nauna, so malambeng, hindi sila yung agresibo. So ito namang isa, hindi ko pa masyadong nakikita yung ugali nitong bago na 7 months. So ito, itong dalawa na ito, ng ganito itsura, maliksi, ayan o, nagdamamalo pa. So, ito naman mga farmers, yung paliwanag naman dito ni Sir B-Boy. Kasi nga sabi ko sa inyo, bumibili ako ng mga iba't ibang klaseng pure breed sa kanya. So, ito naman kung mapansin niyo yung body niya, may halong choco. Mas maraming klaseng choco. Kasi yung isa kong inahin, may konting brown lang dito banda sa may pakpak, tsaka dito. So, ito kung mapansin niyo, medyo halo siya sa buong body niya. Yan. So, ang tawag daw dito, sabi ni Sir B-Boy, siniba lang. Ayan. Pero ito pa rin ay pure breed white Kelso.
So, yun yung explanation sa mga ganitong klase. Hindi naman porket sinabi natin na white tail, so is all white na yung mga kulay. So, may mga pure breed din na may mga ganitong klaseng forma, pero yung dugo, white tail, so pure breed pa rin. So, ito yung wing band niya. Pakita natin yung wing band. Ayan. Ayan yung wing band niya. Makita nyo, B-boy. So, ayan. So, ang halaga naman mga ka-farmers nitong siniba lang ng manok na ganitong klase kay Sir B-Boy is nabili ko to ng 15,000 pesos per piraso. So, dalawa na yung binili ko para marami akong inahin dito sa farm tsaka sa bahay na nabibreed para mas mabilis yung production natin ng white kale sa ni Sir B-Boy para pag time na, para makapagbenta tayo or makapag-release tayo ng mga palahi natin galing sa mga bigating manok ni Sir B-Boy, marami tayo marirelease sa mga ka-farmers kasi ang dami nagtatanong dyan kung kailan sila makaka-avail. So, kung ilang piraso lang yung inahin ko, so, mahihirapan tayo tsaka matagal tayo makapagparami. So, kaya bumili pa ako ng tatlong pulet para parami ng parami yung mga manok natin na mga aalagaan. So, kuha niyo kayo isa. So, siniba lang din to. Ayan. So, ayan ang forma niya. So, matapang talaga. Matapang tumagad ng palahi nila. Ayan. So, ito. Meron din to wing band. Pakita rin natin yung wing band. Ayan, wing band. So, katunayan niya na galing kay Sir B-Boy Enriquez yung manok na nabili natin. Ayan. So, ayan. So, itong dalawang ito, mga farmer. So, ang bili ko dito, yung parehas nga, tag 15,000. So, 30,000 pang dalawang manok na ito. So, ang edad nito, bata pa to mga farmers, 4 to 5 months pa lang itong mga manok na to, pero nakita ninyo ang tatangkad nila. So, meron iba't ibang klase yung itsura ng mga manok ni Sir B-Boy, pero pare-parehas yung mga pure breed. So, matangkad to pagka pinagmamasdan ko sa kulungan, pag nakatayo, ang gandang tingnan ng tindig niya. Tapos, ang ganda ng inahina na to talaga. So, kaya ako kumuha nito kay Sir B-Boy. Ayan. So, mag-update ako mga farmers about sa pag-breeding natin ito. So, dadalasan ko na yung pag-upload. Inintay ko lang talaga dumating tong second batch na order ko bago ako sa inyo makapag-update about sa mga binibreeding natin ng mga white tail. So, dito sa farm tsaka doon sa bahay. So, hindi ko pa nga nabablog yung manukan ko doon sa bahay. Meron kasi ako doon tina yung manukan ko. So, nandun din yung ibang mga white tail. So, dito ko muna nilagay itong mga bagong dating para hindi sila ma-stress kasi medyo masarap yung hangin dito sa farm compared doon sa bahay. Kasi dun sa bahay, nandun na yung mga incubator ko, lahat ng mga breeding, nandun na lahat sa tabi ng bahay namin. So, ayan, at least napakita ko sa inyo yung pag-pick up natin ng mga manok galing sa Firebird Game Farm kay Sir B-Boy Enriquez. At yung shipping fee pala nito, sila na lahat yung umasikaso, sila na yung nagpadala sa akin. Umabot rin sa kulang 5,000 yung shipping, mga ka-farmers. Kasi nagbayad ako unu-una 2,500. Tapos nag-additional ako kasi hindi sila nag-air. Nag-land travel sila. Tapos pinadaretso ko dito sa Bohol. So, nag-additional pa ako ng 3,000. So, kulang 5,000 yung shipping dito sa tatlong pulet na binili ko. Tapos, hindi naman siya sigurado pare-parehas yun. Hindi siya pare-pareho siguro kung sa iba't ibang mga location kayo. So, meron naman contact yung Firebird if ever, saan location kayo papadalan if ever bibili kayo ng mga gantong manok. So, yun mga farmers, finlags ko lang sa inyo yung ating mga bagong mga manok dito sa aking farm na galing sa bigati na breeder na si Sir B-Boy Enriquez. So, sana nagustuhan nyo itong video na ito mga farmers. At alam ko, naghihintay na kayo sa update natin sa pag-breeding at sure ako at ipapromise ko sa inyo na mag-update na tayo. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy farming!